Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 454 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Martes. Binalita nga ni Annalyn kay Zoe na nakapagdesisyon na nga si na Tita Giselle niya saka ang tatay RJ niya na ipakremate na raw itong si Lolo Pepe. Samantalang itong si Zoe umiiyak, nagigilty raw siya, sabi niya hindi man lang daw niya nadalaw si Lolo Pepe kasi nga pinagbabawalan siya sa kwarto nito. Nung makita lang daw niya ulit si Lolo Pepe nasa huling hantungan na. Kaya siya talaga'y umiiyak. Talaga nasasaktan daw talaga siya sa mga nangyari. At syempre, mahal na mahal niya si Lolo Pepe, sabi naman ni Annalyn. So huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Mahal na mahal tayo ni Lolo. Pinagmamalaki niya tayo. Kinomport na naman ni Annalyn ang ate Zoe niya. Diba? Niyakap niya ito habang si Zoe nasa pader, nakasandal. Samantala, nasa wake na nga sila ni Sir Pepe at nagsasalita tong si Giselle. Sabi niya napakahirap daw magpaalam sa taong lagi niyang kasama at lagi niyang katabi. Napakahirap sa pagising mo, malalaman mo na lang na yung taong lagi mong karamay, katabi, kasama, bigla na lamang palang mawawala. Paano niya masasabi sa kanyang papa ang salitang paalam? Sobrang bigat, sobrang sikip sa dibdib, sobrang hirap. Kaya nangangako siya na hindi raw siya titigil hanggat hindi napapanagutan ang taong may kinalaman nito sa kanyang papa. Nakatingin si Carlos kay Zoe habang ito umiiyak dahil pinatatamaan ito. Maging si Justin umiiyak din. Si Annalyn malungkot at niyakap siya ng kanyang ina. Samantalang si Zoe umiiyak, siya talaga yung pinaka-apektado sa lahat dahil nga nagigilty siya sa mga nangyari. Samantala, bigla dumating itong si Irene para humingi na naman ng sustento kay Carlos gawa nga ng napag-usapan nila. Sabi naman ni Carlos, excuse me, kakausapin ko lang siya kasi kausap niya yung mga doktor, no, ng Apex. Samantala, sabi ni Carlos, anong ginagawa mo rito? Diba Carlos, naparito ako para sa napag-usapan natin? Yung pera, sabi ni Carlos, heto na, sige na umalis ka na. Siya nga pala Carlos, nabalitaan ko na nandito yung ex-boyfriend dati ng asawa mo. Sino si Michael? Hindi si Michael. Yung Dr. RJ Tanyag, pogi siya. Paano mo naman nalaman? Eh natural, ex-girlfriend mo ko eh. Kaya marami akong nalalaman. Nahuli sila ni Annalyn. Ano po? Mag-ex po kayo? Dok Carlos, ex niyo po si Ma'am Irene? Ba't po kayo nagsinungaling sa akin? Ba't hindi niyo po ito sinasabi sa akin? Ang tanong ko lang po, Dok Carlos, niloloko niyo po ba si Nanay? Nay, hindi niyo po ba alam na niloloko po kayo ni Dok Carlos? Dati po pala sila magkarelasyon ni Ma'am Irene. Sabi naman ni Lynette, Annalyn, alam ko na ang lahat. Noong unang nagkita tayo ni na Irene, nalaman ko rin ang lahat. Sabi naman ni Irene, alam mo, mahal na mahal ka ng Daddy Carlos mo. Kaya hindi niya magagawang lokoy ng Mami Lynette mo. Sabi naman ni Annalyn, sorry po Doc Carlos. Sabi ni Doc Carlos, alam mo Annalyn, sa totoo lang, nasaktan ako sa mga sinabi mo, sa mga accusations mo. Pero ngayon pagbibigyan kita dahil nasa wake ka ng Lolo Pepe mo. Pero sasagutin ko yung tanong mo. Hindi ko niloloko ang mami mo. Samantalang si Moira, gutom na, sabi niya, Ninang, nandiyadyan ka pa? O ito Moira, kumain ka na. Yan lang yung naitabi kong pagkain eh, biskuit. Kainin mo niyan, kahit paano maibsan niyang gutom mo. Maraming salamat, Ninang ha. Talagang hindi na talaga mapakalit nung si Moira at talagang nagugutom na talaga siya. Hindi na talaga siya makatiis. Gustong gusto niya talaga makalabas sa Bartolina. Ngunit sabi naman ito ni Moira, meron daw talagang tao na tumutulong sa kanya na hindi kayang tapatan yung pera na ibinibigay ni Giselle. Kasi nga sabi nga ni Ninang, hindi raw siya makapengol yung mga pinapagawa ni Moira dahil nahaharangan daw ni Madam Lotus dahil nga ang laki ng binibigay na pera sa kanya ni Giselle. At ngayon ayaw pang sabihin ni Moira kung sino yung tao na kakampi niya sa labas. Ayaw pa niyang sabihin kay Ninang. Saka na lang daw niya malalaman kapag nabigyan na raw siya ng pera nung taong kakampi niya sa labas. Samantala si RJ inaalala yung bonding nila mag-ama at nakita siya ni Lynette, kinomport siya. RJ, ba't wala ka sa misa kanina? Nagigilty kasi ako kasi hindi naging maganda ang samahan namin ni Papa.
iba o magsisihin ng sarili mo, RJ, dahil wala kang kasalanan. Naniniguro ako na proud sa'yo si Sir Pepe. Ngayon nakita silang dalawa ni Irene saka ni Carlos. Sabi ni Irene, meron talagang something sa kanilang dalawa, diba? Para bang naging maganda ang samahan nila before. Ibang iba talaga silang mag-ex, no? Ba't kaya tayo hindi naging ganyan? Sabi naman ni Carlos, pwede ba Irene umalis ka na? Okay, fine, madali akong kausap, alis na ako. Ngayon makalipas ang ilang araw at nandito na nga tong si RJ sa May East Ridge para puntahan si Annalyn para dalhan ng bulaklak. Ngunit sabi ng nurse, busy pa nga si Dr. Santos kaya kung maaari, hintay na lamang niya rito sa labas. At nakita nga siya ni Lynette, sabi niya, RJ, anong ginagawa mo rito? Naparito ko para dalhan lang ng bulaklak si Annalyn. Matagal pa ba siya? Kasi meron kaming bisita ni Ate Giselle, kinakailangan ko na rin bumalik agad sa bahay. At ganun ba? Hindi ko kasi alam. Hindi ako nakakasiguro kung maaga siya matatapos. Pero pwede mo namang ipaiwan sa kanyang bulaklak. Total, magkikita naman kami ni Annalyn mamaya. Okay, sige. Ngayon, nakita sila ni Carlos. Nilapitan ni Carlos si RJ. RJ, Dok Carlos, ikaw pala. Nanggaling lang naman ako dito para dalawin sana si Annalyn at dalhan siya ng bulaklak. Ganun ba? Paano, alis na rin ako kasi may bisita pa kami sa bahay ni Ate Giselle. Ngayon pag alis ni RJ, ang sama ng titig ni Carlos. Samantalang si Moira namimilipit sa sakit ng tiyan, sabi niya, Warte, nagmamakaawa ako sa'yo, ilabas mo na ako dito. Gutom na ako. Ngayon, dinalhan ni Jinggay ng tubig si Moira. Mineral bottled water. Ninang, maraming salamat ha. At dinalhan mo ko na may inom. Moira, si Jinggay ito. Jinggay, paano ka nakapasok dito? Buti, binigyan ka ng abiso ng mga gwardya. Alam mo, Moira, walang pag-aalinlangan sa akin sina Warden. Dahil alam nila, hindi gulo ang hanap ko. Kaya hindi sila nag-aalala sa akin. Kaya kahit saan ako magpunta, pwede akong pumunta. Alam mo ba, Moira, sa akin lang, magbago ka na. Alam mo, Jinggay, maraming salamat sa tulong mo ha. At saka pagpasensyahan mo na ako kung nasaktan kita. Pero mo, ikaw pa nga itong napuruan ng gusto. Pero ikaw pa itong tumutulong sa akin. Wala yun, Moira. Meron nga kasabihan sa Biblia, di ba yung Proverbs, na kapag ginawan ka ng masama ng kapwa mo, piliin mo pa rin tumulong. Para sa akin, Moira, maging mabuti ka na. Sabi niya, no? Ngayon, eto na dumating itong sinatsang Susan sa kasi Ninang Diyosa. Nagulat po ako sa inyo, Ninang, saka Lola. Dinalaw niyo po ako dito sa East Ridge. Ano po bang meron? Sabi naman ni Diyosa, tsaka huwag na ho tayo magkunwari kay Annalyn, sabihin na nga natin totoo. Oo nga, ano po ba yun? Kasi nabalitaan namin na yung palang ex pala ni Doc Carlos ng tatay Carlos mo ay nagpunta pala doon sa wake ng lolo mo. Ano bang balita? Hindi naman namin kasi masyadong kilala yun. Hindi naman kami komportable doon. Sabi naman ni Chang Susan, alam mo parang may something sa kanila kasi nga sabi nga ni Annalyn, parang. Sabi ni Chang Susan, anong parang? Sabi naman ni Josa, hindi kaya ang may kasalanan yung Irene kaya kung ba siya nagkaiwalay. Sabi naman ni Chang Susan, hindi kaya si Doc Carlos ang may kasalanan kung ba siya nagkaiwalay. Ngayon eto na, nagulat si Moira at nangihina ang kanyang katawan nang binuksan yung pintuan. Sabi nung gwardya, Moira, laya ka na. Ano, ayaw mo pang tumayo? Parang gusto mo pa yata mag-stay dito eh. Sige na, tayo ka na. Ngayon eto namang si Chang Susan, sabi niya, naku Lynette, buti na lamang talaga at tiniyagan ka na asawa mo makapagtrabaho ulit, no? Naku, Chang, mabait man po si Carlos. Madali naman pong kausapin yun. Mabait po yung asawa ko. Sinabi ko po na gusto ko na po bumalik sa pagtatrabaho kaya po pumayag po siya agad. O paano, Lynette? Alis na ako, ha? Baka mali pa ako sa pupuntahan ko kasi may tumatawag kay Chang Susan. Ngayon, pagtalikod ni Lynette, nabangga niya si Irene, nagkabanggaan sila at nalaglag yung pabango ni Irene. Nakuha niya agad yung perfume niya, sabi niya, mabuti na lang at hindi nabasag. It's okay lang, ikaw pala yan, Lynette. Teka, itry mo tong pabangon to, sobrang bango niyan. O di ba sobrang bango? Irene, ano nga pala yung ipinunta mo dito? Okay na ba yung napag-usapan ninyo ni Carlos? Okay na. Napunta lang ako dito para magpa-check up sa OB-GYN ko. Kailan naman ang balik mo na Amerika?
sa totoo lang, Lynette, hindi pa ako makakabalik ng Amerika kasi may mga bagay pa ako na dapat asikasuhin dito bago bumalik ng Amerika. Ah, ganun ba? O paano, Irene? Balik na ako ha. Sabi naman kasi ni Irene, grabe ka naman, ang harsh mo naman, parang pinapalis mo na ako sa Pilipinas. Ah, hindi, hindi ganun. Joke lang. Ngayon, pag-alis na nga ni Lynette, ang sama ng tingin sa kanya ni Irene. Diba na talaga may binabalak? Kasi nga, balak ulit agawin ni Irene itong si Carlos. Parang ganun eh. Parang ganun yung vibes ko eh. O di kaya naman, gusto niyang sirain si Carlos saka si Lynette. Diba? Na kahit anong mangyari, asawa pa rin sila. Diba, kasal pa rin sila ni Carlos. Ako, kawawa itong si Lynette. Magkakaroon na naman ng bagong kontrabida sa buhay niya. At bukas, pakatunghayan natin ang muling pagbabalik ni Ana rin sa Apex. Na kung saan, magkasundo na nga itong si Zoe at saka si Annalyn, dahil nga gagamitin nga ni Zoe si Annalyn para maging kakampi sa loob ng hospital. Dahil nga kaaway niya itong si Tita Giselle niya saka si Justine. Nagparinig siya na hindi daw gaya na mag-ina na lagi daw siya pinag-iinitan. Sabi naman ni Justine, so pinapamukha mo na wala kayong kasalanan ng nanay mo na malinis kayo. Samantalang si Irene ay hindi pa rin tumitigil kay Carlos at meron tayong bagong tauhan. Ang karakter ni Elijah Alejo bilang si Carla. Ano kaya ang papel niya rito? Dahil isa siya sa mga pasyente dito sa Apex na aasikasuhin ni Annalyn. Nag-reunite ulit sina Jillian Ward saka si Elijah Alejo, di ba? At ang nakakagulat na balita, Moira Tanyag, magbabagong buhay na nga ba? Dalang sabi niya kay Ninang, hindi na raw siya gagawa ng masama. Tuluyan na kaya siya magiging mabuti. O, palabas siya lang ito para siya'y kaawaan ng mga tao at tuloy na nga siyang makalaya. Yan ang pakatunghayan natin sa lalong gumagandang eksena ng Abot Kami na Pangarap, episode 455 na tayo bukas, araw ng Miyerkules, February 21, 2024. At kung bago ka pa lamang sa akin channel Kapuso, kung maaaring makahingi ako sa subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panunod mga kapuso, and God bless us all.